paano mo mapopromote ang mental health sa mga kabataan ngayon? Paano mo mapopromote ang mental health sa mga kabataan ngayon? As an athlete, I will promote mental health through sport. I want to encourage every people, especially the younger generation, to join sport, since sport is very important for every aspect of our life. It's important to build our discipline, our physical, yet also in our mental health. And it improves the quality and personality of people. And investing in sport is the best investment you can do, we can do, to become better and to achieve a positive result in life. That's all. Thank you. Good evening, everyone. Kaso, sa 30 seconds. Thank you so much. So much. You know, 21. Question. Ano ang pinakamalaking sakripisyo mo para sa patimpalak na ito? At bakit? Ulitin ko ang tanong. Ano ang pinakamalaking sakripisyo mo para sa patimpalak na ito? At bakit? In my journey here, and this pageant was one of the most amazing experience I've ever had. But one of the biggest sacrifice I did was I had to let go one of my biggest client for this pageant. He was one of the biggest investor in my business. But despite all this, I am proud to be here and I am proud to represent my city because I am here to serve my people. That is all. Thank you. Wow. Thank you very much. Thank you so much. Santa Rosa City, Christian Joshua Villonet. So I am here to... Ano sa tingin mo ang kabutihang dulot ng Facebook o ng social media? Again, ano sa tingin mo ang kabutihang dulot ng Facebook or social media? Ang social media ay nagkaroon ng mahalagang dulot, lalo na ng pandemya. Ito ang naging aspeto para sa aking komunikasyon, kasiyahan at pangkalusugan. Ngunit kakaibat nito ang responsibilidad sa basto at tamang paggamit natin. Ika nga nila, think before you click. Thank you so much! Thank you. Our Ginoo from Cabuyao. Thank you, Carl Nicole Santiago. Sa palagay mo, may positibo o negatibo bang dulot ang social media? Let me repeat the question. Sa palagay mo, may positibo o negatibo bang dulot ang social media? Sabi ko yung mic yung kunin, huwag yung mic stand. Parang ang hirap yung kausap tonight. Magandang buhay po. Para po sa akin, malaki ang naiambag ng social media sa ating bansa. Ito ang siyang dahilan upang makausap natin ng mga malalayong tao sa buhay natin at gayon din sa mga impormasyon na gusto nating makuha. Marapat lamang na tayo ay maging responsable sa paggamit nito. Tayo ang dapat na gumagamit sa social media at hindi social media ang dapat na nagpapaikot sa atin. Salamat po. Wow! Powerful statement. Maraming Thank salamat. You so much. Thank you so much, John Roland Capos. Ang tanong, ano ang pinakauna mong gagawin pagkatapos ng patimpalak na ito? Again, ano ang pinakauna mong gagawin pagkatapos ng patimpalak na ito? The first thing that I will do after this pageant is first to thank God and my families and to those who supported me in this pageant. And if I'll be given the chance to be the next Ginoong Laguna, as a fitness coach and overall wellness trainer, I want to be a fit inspiration to my community and to remind them that we can all achieve anything as long as we have the right mindset, discipline, and courage to take on any challenges of our life. That would be all. Thank you. Wow. Thank you very much. Thank you so much, Christian Justin Pantarillo from San Pedro. Okay, you can pick your question and you have 30 seconds to answer it. Okay. Here's your question. Ngayon ay Fire Prevention Month. Halimbawang magkakasunog at may isang bagay kang maaaring isalba. Ano ito at bakit? Ulitin ko ha. Ngayon ay Fire Prevention Month. Halimbawang magkakasunog
at may isang bagay kang maaaring isalba. Ano ito at bakit? Bilang solong anak ko at tatay ko po ay nasa abroad, uunahin ko po ang isalba ang aking ina dahil dalawa lang po kami sa bahay. At sisiguraduhin ko po na siya ay ligtas. Ang susunod ko po ay ang litrato na yumao na yung litrato ng mga yumaong kapatid. Dahil para sa amin po, importante po ang bagay na to. Dito po nakikita namin na kung gaano kami kasaya dati at kahit pa paano nararamdaman pa po namin ang presensya niya. Thank you so much, Emmanuel. I'm Rob Alcantara, Family First. From Santa Rosa City, yes. Sa panahon na ito, importante pa ba ang mga ganitong uri ng patimpala at bakit? Sa panahon nito, importante pa ba ang ganitong uri ng patimpala at bakit? Magandang gabi po. Para sa akin, mahalaga ang mga patimpala na katulad nito dahil dito na ipapakita namin ang aming talento, ang aming talino at kami ay nakakapagbigay impluensya at motibasyon sa aming kapwa kabataan at sa bawat isa. Tayong mga Lagunense ay tumayo sa ating mga paa at ipagmalaki na tayo ay sama-sama. Tayo ay may malakas at tayo ay isang pundasyon ng tagumpay. Maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat. Dapat, Ms. Mel Cabigao. Sana dinagdag niya na tayo ay kumikinap. Here's your question. Tungkulin ba ng isang kabataan na iahon sa kahirapan ang kanyang mga magulang? Uulitin ko ang tanong. Tungkulin ba ng isang kabataan na iahon sa kahirapan ang kanyang mga magulang? Good evening everyone, especially to our judges. Well, our parents made us complete and they made us whole. And we should get rid of the utang na loob na Filipino toxicity and change it into a debt of love. Because our parents doesn't want the money, they want the unconditional love and comfort for them. Thank you. Thank you so much, Clayton Kyle Talab. Love your parents while they are still there. Debt of love, I like that. That's something new. Tocho ko doon. Anyway. Alright, here we go. Kung ikaw ay makakapili na mabuhay ng mayaman pero hindi nakakakita o mabuhay na maralita or mahirap pero hindi nakakarinig, anong pipiliin mo? Again, kung ikaw ay papipiliin mabuhay ng mayaman pero hindi nakakakita o mabuhay ng mahirap pero hindi nakakarinig. Kung ako po ay papipiliin, ang pipiliin ko po ay mabuhay ng maralita na hindi nakakakita. Bagamat maraming problema dito, nakakarinig. Bagamat maraming problema sa mundo, lagi nating isipin, lagi tayong maging positibo na sa lahat ng problema, meron tayong makikitang solusyon. At gusto ko po muling makita ang mundo na may pagbabago. At gusto ko rin po maramdaman muli ang pagmamahal mula sa aking pamilya. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much. O, ang pinakagusto mong katangian sa iyong sarili at bakit? Ano ang pinakagusto mong katangian sa iyong sarili at bakit? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pinakagusto ko pong katangian sa akin ay pagiging masayahin. Bakit? Sapagkat nasisimulan ko po ang araw na positibo at hindi natatapos ng negatibo. Ang pangalawa po ay respeto. Respeto sa kung sino ang iyong nakakasama. Lalaki, babae, bakla, tomboy. Kailangan mo ito yung respeto sapagkat ito ang magdadala sa iyo sa tugatog ng tagumpay. Salamat po. Wow, optimism and respect. Thank you so much, Ginoo from Mapita. There you have it, ladies and gentlemen. Your time.